isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ano po, ang panalangin ko po ay ang bawat isa po sa atin ay nasa ligtas na kalagayan at lugar ngayong mga ganitong panahon. Amen po. Sa mga oras po na to, sa araw po na ito, magkakaroon po muli tayo ng ating live Bible study. At before po tayo mag-start, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Sige po, mag-pray po tayo. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, patuloy na Ikaw, Banal na Espiritu, ang patuloy na magturo sa amin ng lahat ng bagay na kailangan namin malaman. Dalangin namin, Lord, na kausapin mo kami, Panginoon, at i-glorify mo, Lord, ang sarili mo sa aming kalagitnaan. Buksan mo espiritual na mga paningin at pandinig namin. Bigyan mo kami ng karunungan at kaalaman sa mga salita mo. Salamat sa kapahayagan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa pong mapagpalang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. Ano po? Ayan, so katulad po nung nasa title, 7 Examples of Heart Trust. Sa Tagalog po, 7 halimbawa ng buong pusong pagtitiwala sa Diyos. Amen po. Trust is a reliance on someone or something. To trust is to rely on someone or something. And Christians should put their total reliance on God and in His words. Amen po. Sabi nga po ng kanta, Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Pero ang one of the main issues ay tayong mga Kristiyano, ang isa sa mga problema po natin, mahirap tayong magtiwala sa Diyos. Amen po. Tulad po ng sinasabi sa Biblia, mapalad ang mga taong walang ibang inaasahan, kundi ang Diyos. Ang sabi po ng Isaiah chapter 40 verse 31, basahin ko po sa bawat isa po sa atin. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Ang sabi po ng verse na ito, ang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon ay may positive na resulta physically, emotionally, and spiritually. Sabi po ng verse na ito, ngunit muling lumalakas at sumisigla mga nagtitiwala kay Yahweh. Ang sabi po ng Mateo chapter 6, ang doubt, ang worry, ang fear ay may negative effect sa physical ng isang tao. Reciprocity po ito ng pagtitiwala natin sa Panginoon. Amen. At ang sabi po dito, dapat ang total reliance po natin ay hindi sa tao o sa bagay, kundi sa Diyos. At dito po nalugod ang Diyos kay Abraham. Amen po. Rely on God, who is the source of all things. Sabi niya po dito, rely on God, who can do all things. Bakit po nalugod si ang Diyos, si Yahweh, kay Abraham? Dahil ba siya ay mabuti? Dahil ba siya ay masunurin? Dahil ba siya ay mahal niya ang Diyos? Sa totoo lang po, kinalugdan ng Diyos si Abraham dahilan sa pagtitiwala niya sa Diyos. Dahilan sa pananampalataya niya sa Panginoon. At ito po ang laging tinuturo sa atin ng mga pastor natin
na ang makakapag-move ng heart ng Diyos ay yung pagtitiwala natin sa Kanya. Ay yung faith natin sa Kanya. Amen po. Mababasa po natin ito sa Hebrews 11, verse 8 to 12. Amen po. Kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ni Abraham at kung paano niya naisagawa ang kalooban niya, ang plano niya sa buhay ni Abraham. Amen po. At in the first place, hindi po ito magagawa ng Panginoon kung si Abraham ay walang paniniwala o pagtitiwala sa Diyos. Katulad din po sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi maisasagawa ng Panginoon kung ano yung kalooban niya, kung ano yung naisin niya sa buhay natin, kung ano yung plano niya, kung wala ang pananampalataya natin at pagtitiwala natin sa Panginoon. Amen po. Ang sabi niya po dito, 7 halimbawa ng buong pusong pagtitiwala. 7 example of heart trust. Number 1, walang iba po kundi ang father of faith, si Abraham. Amen po. Ang buong pusong pagtitiwala means nandun yung titingin tayo at aasa tayo. Walang iba kundi sa kayang gawin ng Diyos. Hindi sa kayang gawin natin. Amen po. Trusting God is resting upon who God is. Sino po ba ang Diyos sa buhay natin? Ano po ba ang Diyos sa buhay natin? Maaring sinasabi ng salita ng Panginoon, ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay great provider. Amen po. Ang Diyos ay Savior. Pero sino si Jesus sa buhay natin? Ano na ang nagawa ng Diyos sa buhay natin? Amen po. Number one, sabi niya po dito, si Abraham. Ang sabi po ng Genesis chapter 24, verses 1 to 8. Ito po ay yung pangyayari sa Biblia. Nahahanap ng mapapangasawa yung anak ni Abraham na si Isaac. Amen po. At sabi niya dito, basahin po natin sa Genesis chapter 24, verse 1 to 8. Nag-asawa si Isaac. Sabi niya po dito, matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ni Yahweh. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Sumumpa ka sa akin at sa pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng langit at ng lupa, na hindi ka rito sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ng aking anak na si Isaac. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan, pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw kong sumama, nang mapipili ko, maari po bang si Isaac na ang papuntahin ko doon? Tanong ng alipin. Verse 6, aba hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaac, tugon ni Abraham. Verse 7, nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng kanyang mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapapunta ni Yahweh na aking Diyos at Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusubo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Verse 8, ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka nang pananagutan sa akin, ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko. Alam niyo po, sa The Passion Translation, ang sabi po sa Genesis chapter 24, verse 7, ang sabi ni Abraham doon kay Eliezer na kanyang alipin, kanyang head servant, I know he will. Sabi niya po doon, alam ko na isusugo ng Diyos yung anghel niya at mauuna siya doon sa iyo. Sa The Passion Translation po, lumabas sa bibig ni Abraham na sabi niya, I know he will. Nagbigay ng pangako ang Diyos at ang sabi ni Abraham,
dun sa head servant niya, I know he will. Amen po. Alam, dineclare ni Abraham na alam kong sasamahan ka ng Diyos. Alam kong matutupad ang plano ng Diyos sa buhay ko. Alam kong tutuparin ng Diyos yung plano niya sa buhay ko. Amen po. Alam kong lalaya ako sa sakit. Alam kong lalaya ako sa kahirapan. Alam kong lalaya ako sa imposibleng sitwasyon na to. Amen po. Nung natanggap ni Abraham ang pangako ng Diyos sa kanya, sinang-ayunan po ito ng kanyang salita. At sinang-ayunan ito ng kanyang attitude. Ano po yun? Yung, nandoon yung buong pusong pagtitiwala niya sa sinabi ng Diyos. Amen po. Trusting God is trusting in His words. Amen po. Not wavering. Sabi po ng Hebrews chapter 11. Ang salita ng Diyos ay hindi mawawalan ng bisa. Ito po ay sabi sa Mateo. Amen po. Ito ay tinatanggap at idinedeklara sa buhay natin. Katulad ng ginawa po ni Abraham. Siya po yung unang example, unang halimbawa ng buong ng taong may buong pusong pagtitiwala sa Diyos. Sa totoo lang, ang laki ng pangarap ng Diyos kay Abraham. Amen po, nabasa na po natin yan sa Biblia. Pero kung titingin tayo in reality, in physical realm, parang imposible. Amen po, kasi sobrang laki ng plano ng Diyos sa buhay niya. Sobrang unexplainable, unimaginable. Yun po yung term na, amen po, na ibinigay ng, yun po yung term dun sa pangako ng Diyos sa kanya. Amen po, pero ang sabi niya dito, lumabas sa bibig niya na I know He will. At sa bawat isa po sa atin, yung mga pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin na natanggap natin mula sa Kanya at mula sa mga salita Niya, maganda po na lumabas sa mga labi natin. I know He will. Alam kong gagaling ako. Alam kong lalaya ako sa kahirapan. Alam kong lalaya ako sa imposibleng sitwasyon. Alam kong makakaalis ako sa kahirapan. Alam kong lalaya ako sa problema. Alam kong lalaya ako dun sa walang nangyayari. Amen po. At maging isang halimbawa po sa buhay natin si Abraham. Nung natanggap niya ang pangako ng Panginoon, hindi siya nag-waver. Amen. Maaring nung una, natawa siya nung time na sinabi ng anghel ng Diyos na magkakaanak si Sarah. Pero ito ay tinanggap niya. Ang pangako ng Diyos ay tinanggap niya at tinayuan niya. Amen po. Sabi niya sa Genesis chapter 24, verse 7, I know He will. Nandoon yung buong puso pagtitiwala ni Abraham sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos. At ganito din po, dapat yung attitude natin sa mga salita ng Panginoon, sa mga pangako ng Diyos sa pinanghahawakan natin. Lord, alam ko matatanggap ko yung pinanalangin ko. Alam ko gagaling yung taong pinagpe-pray ko sa sakit. Alam ko, Lord, lalaya ako sa utang, lalaya ako sa kahirapan, lalaya ako sa imposibleng sitwasyon. Naalala ko po yung napakinggan ko na teaching sa Facebook na ang salita ng Diyos dapat ang may final authority sa buhay natin. At ang salita ng Diyos ay ipinapatupad. Amen po. Kapag nakinig, napakinggan natin, ito ay tinatanggap. Amen po. At ipinapatupad.
Kaya sa bawat isa po sa atin, anuman yung pinanghahawakan natin na pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, stand upon the Word of God, the promises of God. Simulan po natin i-declare, Lord, I know you will. Tulad ng sinabi ni Abraham, I know he will. Amen po. Ang next po, ang sabi niya dito, pangalawang halimbawa ng mga taong may buong pusong pagtitiwala sa Diyos ay si Eliezer. Sa English po, ang pangalan po niya ay Eliezer. Amen po. Ang sabi niya dito, ang meaning po ng pangalan niya, si Eliezer po ay head servant ni Abraham. Nung time na si Abraham ay, kumbaga, nandun siya sa point na hopeless siya. Kasi ang tanda na ni Sarah, pero wala pa silang anak. Walang magmamana ng lahat ng ari-arian niya, lahat ng kayamanan niya. Ang plano ni Abraham, si Eliezer po ang magmamana ng lahat ng maiiwanan niya, lahat ng ari-arian niya. Amen po, siya yung head servant ni Abraham. Nang sabi niya dito, ang meaning po ng pangalan ni Eliezer ay God is my help. Kung mapapansin po natin, walang pinipili ang Diyos. Siya ay alipin ni Abraham. Sa totoo lang, ang Panginoon, under siya ni Abraham, siya ay abang lingkod, siya ay abang alipin ni Abraham. Pero hindi namimili ang Diyos ng mga taong sasagutin niya sa panalangin. Amen po. Ang requirement ng Diyos, once na nandun yung buong puso nating pagtitiwala at pananampalataya natin sa Kanya, makakamtan po natin. Mangyayari yung mga pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito po yung time sa Genesis chapter 24 verse 12 to 27 na nagbigay ng command si Abraham doon sa kay Eliezer na pumunta ka doon sa, huwag kang pipili ng mapapangasawa ni Isaac dito sa Kanaan. Pumunta ka doon sa lugar na pinanggalingan ko, doon sa hometown ni Abraham, at doon ka pumili ng mapapangasawa ng anak ko. At alam niyo po, pina-swear, nagkaroon ng oath si Abraham between doon kay Eliezer na kanyang head servant, at nagkasundo po sila nung time na ito. Amen po. At alam niyo po, dito po sa Genesis chapter 24, verse 12 to 27, ang sabi niya dito, before he had finished praying, mapapansin po natin, bago umalis, bago lumisan si Eliezer dun sa puder ni Abraham para sundin yung iniuutos niya, iniuutos ni Abraham sa kanya, nag-pray siya. Amen po. At nung time na nandun na siya, nag-pray ulit siya sa Panginoon, nanalangin ulit siya sa Diyos. At alam niyo po, ang sabi ng salita ng Panginoon, before he had finished praying. Kasi ang prayer niya, Lord, tulungan mo kong masunod yung pinapagawa sa akin nung Panginoon ko na si Abraham. Na mahanap ko yung God's will. Yung mapapangasawa ng anak niya na si Isaac. Amen po, sabi niya, before he had finished praying, dumating yung answered prayer. Dumating si Rebecca. Amen po. Ang isa sa mga nagagawa po nang meron tayong buong pusong pagtitiwala sa Diyos, buong pusong pananampalataya sa Diyos, kahit gaano kaimposible ang sitwasyon, kahit gaano kahirap ang sitwasyon, kahit magsimula ka pa sa scratch, amen po, at kahit nasa ang dako ka ng daigdig, kaya tayong dalhin ng Diyos sa perfectong kalooban niya sa buhay natin. Bakit po nire-require ng Panginoon from Old and New Testament na dapat na meron tayong heart trust, buong pusong pagtitiwala sa Panginoon? Dahil kung wala ito, hindi mapasisimulan ng Panginoon na pangyarihin ang kalooban niya sa buhay natin.
Amen po. Ang sabi po ng Hebrews chapter 11, yung mga hindi nagkamit ng pangako ng Diyos, yung mga hindi nakarating sa promised land, sila yung mga taong walang tiwala sa Panginoon. Sila yung mga taong walang pananampalataya sa Diyos in the first place. Amen po. Kaya nga po isang encouragement po sa bawat isa sa atin na patuloy po tayong magtiwala buong puso sa Panginoon. Dahil kahit nasa ang dako tayo ng daigdig, kahit nandun pa tayo sa imposibleng sitwasyon, kahit nandun pa tayo sa hopeless situation, kahit nandun pa tayo sa mahirap na sitwasyon, hindi maiksi ang mapagpalang kamay ng Diyos at ang makapangyarihang kamay ng Diyos para ayusin niya at simulan niya na pangyarihin ang plano niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. Kung ano man po yung pinanghahawakan natin na salita ng Panginoon na napangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, tuloy lang po tayo. I-declare po natin ito patulad ng ginawa ni Abraham. Lumabas sa bibig niya na, I know you will. Eh, hindi niya lang tinayuan yung pangako ng Diyos sa kanya, kundi hinawakan niya ito at dineklara niya sa buhay niya. Amen po. Naniniwala po ako sa bawat isa sa atin, marami tayong verses na pangako ng Diyos na pinanghahawakan sa buhay natin. Kaya isang encouragement po na magpatuloy po tayo na panghawakan ng mga ito. I-declare po natin ito hanggang sa mag-manifest sa buhay natin. Amen po. So, isang maulan at mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Before po tayo mag-close, tayo pong lahat ay umupo at manalangin. Sige, pray po tayo. Among Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, patuloy na sa mga oras na ito. Lord, dinedeklara namin na sa mga buhay namin na ang pangako mo, na ang kalooban mo ang magaganap. Dinedeklara ko, Lord, sa bawat makikinig at nakakapanood ng live na ito, mangyayari ang kalooban mo, ang plano mo sa buhay namin sa pangalan ni Jesus. At Lord, patuloy mo kami na bigyan ng puso na nandoon ng buong pusong pagtitiwala at pananampalataya sa iyo at sa mga salita mo, sa mga pangako mo sa buhay namin. At Lord, naniniwala kami, nagtitiwala kami at buong puso kami nananampalataya na mangyayari ang lahat ng sinabi mo. Salamat Panginoon, patuloy na pataasin mo Lord yung pananampalataya namin at pagtitiwala namin sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin.